Rosing tuluyang winasak ang buong Visayas. Isinama pa ang Luzon, partikular ang Metro Manila. Ako po si Mike Enriquez. At ako naman si Karen Davila. Mga kaibigan, ito ang espesyal na edisyon ng nagsusumigaw ngunit nakangiting programang pangbalitaan sa telebisyon. Sa hapong ito ay tututukan nating patuloy ang Super Bagyong si Rosing sa ating mega coverage sa GMA, Bantay Bagyo. Kaya walang tatayo dahil sama-sama tayong magiging saksi! Mga kaibigan, nakatutok po ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, ang pribadong sektor at marami pang non-government organizations o NGO sa pananalantang ito ng bagyong si Rosing. Pero mananatili tayong bulag sa lahat ng galaw ng mga bagyong ito, kung hindi dahil sa ahensyang ito ng pamahalaan. Naroon po si Lin Ching sa tanggapan ng pag-asa para bigyan tayo ng pinakabagong ulat sa tinatahak ng bagyong si Rosing. Lin, taso! Yes, Mike. According to Pag-asa, si Typhoon Rosing ngayon ay namataan sa southern coast of Bataan, patungo na ng South China Sea, west of Metro Manila. Ang gustiness niya is up to 205 kilometers per hour. Ang wind speed niya naman is 170 kilometers per hour. At ang speed ni Rosing mismo ay 22 kilometers per hour. Sir, kasama ko po ngayon si Field Operations Chief Jimmy Bukoy. Sir, tatanungin ko lang po, no? Bakit kanina, nung nandito pa si Rosing, ang speed niya is 19 kilometers per hour at ngayon ay 22. Ba't po nagbago to? Well, it's now over the South China Sea. And expect the tropical storm, or rather Typhoon Rosing to move and being influenced by a high pressure area north of it, and this will accelerate the motion of the tropical cyclone. So, sir, that caused a change, it's, you know? It's a change by more or less 3 kilometers per hour. This in spite of the fact na bumababa na ngayon yung kilometers per hour ng wind and gustiness ni Rosing, sir. Yes, the intensity and the motion is of course affected, no? But with this one, the influence now is much more on the high pressure area, which is just northwest of the tropical cyclone. Yes. So this will accelerate. Siguro for the next 24 hours, will accelerate. So the storm signal number 2 is now over Metro Manila, sir, yes. Di ba? So we expect that the wind and gustiness is only under 100 kilometers per hour. Is that right, sir? Yeah, signal number 2 is from 60 to 100. 60 to 100. That's downgrading it from 4. We jumped 2 signals lower. And we can do that from higher signal in lowering it, we can lower as much as 2 steps. So with that, sir, ano po may expect natin mangyari sa loob ng Metro Manila? For Metro Manila, we'll still continue to experience these rains and some gustiness, of course. It will not exceed the limit, of course, of 100 kilometers per hour. Pero hanggang kailan mo itong pagkulang? Well, from the satellite picture, we can see that eastern periphery of the cyclone is almost going out of the country. So we expect it to roll 6 to 7 hours, wala na yun. So, sir, kailan mo ito totally outside the Philippine area of responsibility? This will take some more days to be outside the area of responsibility, and that will be more or less 2 days. Pa. And so, sir, if I understand correct, ano, from in 3 to 5 days, ang matatamaan na ho niya ay ang Vietnam. If not yet. In 2 days? 3 to 5 days. Oh, 3 to 5 days. Even more, because it's tatagal around 1,100 kilometers away. Uh-huh. And it's moving, if we'll have it at 25 kilometers per hour, around 4 days more to go. Sir, may katanungan sa inyo sila, ang aking mga anchors na sila, Mike at Karen Davila. Go.
Mr. Bukoy, maganda po yung balita nyo na nasa South China Sea na itong si Rosing. May maganda pong katanungan si Karen na katanungan po ng mga may bahay. Pero bago po yon, tatanungin ko po kayo. Kailan po kami makakakita? Tinanong ko na po ito kanina nung unang part ng ating coverage. Kailan po kami makakakita ng sikat ng Haring Araw dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Bisaya, sir? I didn't get your question very well. Ulitin ko po. Kailan po tayo makakakita ng sikat ng araw? It's quite difficult to answer the question. The system is moving, the whole system. I mean, this tropical cyclone and the cloud system with it is moving very fast now. With the acceleration of up to 22 kilometers per hour, from our satellite picture, it will be out by more or less, siguro 24 hours, mahaba na. Mm-hmm. We'll have a good weather ready by that time. Okay, no, yung follow-up question ko, Lynn. Kailan tayong ligtas na linisin o ayusin na yung mga nahulog na poste o yero sa labas na ating bahay o yung mga bata, kailan natin sila maabiso makalabas na ng bahay? For today, I still will not recommend that they will be going out. No? We still have some more gusty winds today and even tonight. But in areas where the river banks are, or where there are river, it is even worse, no? We will not. Mapapayuhan bang magbiyahe ang mga barko at mga airlines, mga eroplano ngayon? By tomorrow, we can. Tomorrow. Yeah, the airplane can take off tomorrow. Bukas. So, yes, especially going south. Ano ba mga biyahe ng barko? Pwede na ba? Para bukas yung barko going to the south, yes, can be okay. Okay, so Karen and Mike, meron pa kayong katanungan? Yan na lang. Mike. Wala na, Lynn. Okay, before we go, no, ibabasa ko lang sana, public storm signal number 3 is in effect over Cavite, Bataan, Zambales, and Lubang Island. Public storm signal number 2 is in effect over Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Rizal, Laguna, Mindoro provinces, Batangas, Calamian Group, at Metro Manila. At para naman sa storm signal number 1 ay nakataas sa La Union, Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Quezon, Camarines provinces, Romblon, Marinduque, at Northern Palawan. So yan na po, Mike at Karen. Ito po si Lynching ang yung naging saksi. Yan po ang pinakahuling ulat mula sa Pag-asa, samantala nagalit naman ang Pangulong Fidel Ramos sa mga lokal na opisyal na hindi nag-iikot sa kanilang lokalidad sa gitna ng kasagsagan ni Super Typhoon Rosing. Sa kanyang pagbisita sa National Disaster Coordinating Council, sinermunan ng Pangulo ang isang alkalde sa Metro Manila na nanghihingi ng calamity fund. Kasabay nito nanawagan ang Pangulo sa sambayan ng Pilipino na magkaisa sa kabila ng malagim na bagyo na nanalaras sa bansa. Pinasalamatan rin ng Pangulo ang mga department heads ng DSWD, DILG, DTI, DBM, DOH at DPWH, kasama pa ang media sa pakikiisa sa kanya. Hinimok rin ang Pangulo ang mga mamamayan na makinig ng radyo sa DZWB ang dapat para sa pinakahuling anunsyo patungkol sa pasok sa klase at sa mga tanggapan ng gobyerno. Samantala, niliwanag rin po ng Pangulo na walang ipinaiiral na price control sapagkat meron namang price tag law. Nasa ilalim na po ngayon ang state of calamity ang buong Luzon at Visayas. Ayon kay NDCC Chairman at Defense Secretary Renato Davila, lahat ng dalawigan, syudad at munisipalidad sa Luzon at Visayas ay nasa estado ng kalamidad. Inihayag naman ni Davila na wala pang idinideklarang price control. So bakit nanawagan siya sa mga negosyante na huwag magsasamantala? Mga kaibigan, kung meron tayong sinusubaybayan na super bagyo, super saksi rin ang patuloy ninyong mapapanood sa espesyal na edisyon na ito ng GMA Bantay Bagyo. Gaano po kalawak ang pagsalanta ng super typhoon na si Rosing sa Kalakhang, Maynila? Sa aming pagbabalik, ito ang sama-sama nating malalaman dahil itutuloy po natin ang ating pagiging saksi! Ito ang GMA Bantay Bagyo. Kanina po inihatid namin sa inyo ang pinakahuli mula sa Pag-asa Live.
Narito naman ang pinakahuli buhat sa National Disaster Coordinating Center sa Campo Aguinaldo. Live, narito ang inyong saksi na si Grace de la Peña. Grace, pasok! Magandang hapon, narito ngayon ako sa National Disaster Coordinating Council Headquarters sa Camp Aguinaldo. Dito kinakalap ang mga ulat hinggil sa casualties at damage at bunga ng Typhoon Rosing mula sa iba't ibang Regional Disaster Coordinating Council sa iba't ibang lugar. Medyo mabagal ang pagdating ng mga ulat dito dahil ayon sa mga opisyalis ng NDCC, nag-bog down ang radio communications network ng NDCC sa ibang lugar na walang sila ng komunikasyon dahil sa walang kuryente, lalo na sa Region 5. Kung kaya't ang pinakahuling ulat dito na hawak natin ay kanina pang alas 12 at batay sa ulas na ito, sa casualties, 11 ang naitalang namamatay, 17 ang nasaktan at 7 ang nawawala. Hinggil naman sa evacuees, 34,874 na pamilya na ang nailikas mula sa kanilang mga tahanan at sa damage naman sa infrastructure ay halagang 30 million pesos at sa agricultural crops ay 62 million pesos. Maging si Pangulong Ramos, nung narinig niya ang ulat na ito, ay nagsabing mababa pa yata ang estimate na ito at inaasahan niyang tataas pa ito sa pagdaan ng Typhoon Rosing. Dito sinabihan kami ng NDCC officials na ang susunod na ulat ay ilalabas nila mamayang alas 5 at kami magbabalik upang ihatid sa inyo ang pinakahuling ulat mula dito sa NDCC sa Camp Aguinaldo. Ako po si Grace de la Peña. Magandang hapon. Dahil po sa lakas ng hangin at ang laing ng super typhoon na si Rosing, isang kotse po ang tinangay kanina sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ang Mitsubishi Lancer ay nakikiparada lamang po sa may Asia Pacific building nang bumaliktad ito. Narito ang nasaksihan ng aming kasamahan na si Jean De Mesa kanina pong umaga. Bale ho kanina, bagay mga alas 10:15, malakas ho ng hangin. Tapos nung pagbili ko, nandiyan ako nakasampay na yan. Hindi mo nakita ang nangyari? Hindi ho. Kaya sinong may-ari nito? Bale, saka dito lang ho sa labasan, pero hindi ho ang pangalan. No? Kasi, alam na ba niya? Hindi pa ho siguro. Hindi ba sasabihan? Hindi ba ho, kasi hindi namin ho alam kung saan siyang nakatira. Saan pa nakaparada ito dati? Bale, sa tabi. Hinangin ng ganung kalakas? Ano ha? Hinangin ng ganung kalakas? At mula naman po sa Bataan, dahil din sa teribling hagupit ng hangin, bumagsak po ang mga poste ng kuryente sa may Roman Highway, Tenejero, Balanga, Bataan. Kaninang alas 2:35 po ng hapon, ang grupo ng GMA ay malamang na nabagsakan na rin po kung napaaga lamang nang may 10 minuto ang pagdaan nila doon. Ang mga bumagsak na poste ay nagsimula sa may Bataan National High School hanggang Bataan Heroes College na may 2 kilometro po ang haba. Humigit kumulang ay may 35 poste po ang bumagsak. Hindi pa po namin matiyak kung may nasaktan po. Narito naman ang ilang mga lugar sa Metro Manila na baha na ngayon. Marulas, Malabon, BB Karuhatan, Valenzuela, Pasig City, Banawe, Cabignayan Area, Quezon Avenue, M. Cuenco sa Quezon City at Marikina. Karamihan sa mga lugar na ito ay di madaraanan ng mga light vehicles, pati rin po ang Malabon. Kaugnay nito, patuloy ang operasyon ng Metro Manila Development Authority Quick Response Team, pati ang 24 oras na koordinasyon nito sa Mountain Search and Rescue Team of the Philippines at ang People's Center for Public Assistance. Patuloy din ang pamamahagi ng relief goods sa mga evacuees. Isa pa sa mga sinalanta ng Bagyong Rosing ay ang San Juan, kung saan nasaksihan po ni Jessica Soho ang pagbagsak ng maraming puno at pagkakasugat ng ilang katao. Jessica, pasok! Nasa loob po tayo ng gym ng San Juan Elementary School na ginawa pong temporary evacuation center ng pamahalaan ng San Juan upang i-accommodate po ang mga nakatira sa pampang ng San Juan River. Dahil nga po sa patuloy na pagbuhos ng ulan ay umaapaw po ang tubig at natatakot po ang mga nakatira dito na baka ho sila ay matangay ng ilog. At katabi po natin ngayon ang mayor po ng San Juan, si Mayor Jingoy Estrada. Mayor, kumusta na ho kayo at kumusta na po ang inyong mga kababayan? Well, magandang hapon po sa inyo lahat at maraming salamat, Jessica, sa pagdalaw niyo rito sa San Juan Elementary School. Nakikita niyo, napakalakas na talaga ng hangin at napakalakas ng ulan. At
karamihan na rin sa mga nakatira sa mga mabababang barangay o sa tabing ilog ay unti-unting umaakyat na po rito sa San Juan Elementary School. Meron na po bang inaipaulat sa inyo ng mga casualties o mga injured? Meron, kadalawa lang yung natamaan ng lumilipad na yero at pagbagsak ng mga puno. Pero nasa ospital at kasulukuyan nagre-recover. May estimate po ba kayo ng affected families dito po sa San Juan? Kanina, meron mga 30 families ang nag-evacuate na sa kanilang mga bahay. At nagpunta na nga rito sa mga evacuation centers. At ngayon, dito at lumalakas na ulan, unti-unti na nga pupunta dito lahat ang mga naapektuhan na sa kanilang mga bahay. Nakahanda ho ba naman kayo? May sapat ho bang relief goods dito? Sapat na sapat lahat. Lahat mapapakain naman namin lahat. At kada barangay kasi meron na sariling evacuation center. In-instruct ko lahat ng mga barangay captains na to make their barangay halls available or open anytime at the day. At kung wala naman sila mga barangay halls, the nearest school, pinabuksan ko na rin lahat ng mga eskwelahan para makapasok yung mga naapektuhan ng bagyo. Nagkakahirapan po kasi ng bigas bago ho nangyari itong bagyo eh. Ngayon ba, sapat po ba ang supply ng bigas dito? Meron kami mga bigas, madali kami makakuha rito. Oh, Mayor, yung mga mabababang lugar po, medyo famous po ang San Juan dito na madali hong mabaha. Dahil lalo na po yung inyong ilog, barato po yata. Meron po ba kayong mga gamit para maisalba po yung mga nakatira sa mga malapit sa ilog? Meron. Katunayan, umiikot nga kami ngayon at tinitingnan namin ang sitwasyon sa mga nakatira sa tabing ilog. At meron kami mga truck na pwedeng hakutin yung mga tao para malipat sa mga evacuation centers. Baka may gusto ko kayo iparating sa Malacanang o sa mga kinaukulan na baka kailangan nyo dito sa inyong bayan? Tumawag na rin po sa akin si Mayor Oreta, si Chairman Oreta ng MMDA at nag-offer na rin po siya ng tulong sa amin. At hihintayin lang daw niya ang aking tawag kung talagang kinakailangan namin ng tulong ng MMDA. Maraming pong salamat. Nais ko rin na manawagan sa aking mga kababayan dito sa San Juan, lalong-lalo na po sa mga nakatira sa tabing ilog, sa mga low-lying areas. Na sana na po, wag na po natin hintayin na tumaas pa po ang tubig. Kusa na po kayong lumipat sa mga evacuation centers. At dito, alagaan po namin kayo, bibigyan po namin kayong mga sapat na pagkain, mga banig, etc. etc. Marami pong salamat, Mayor Jigoy Estrada, at magandang araw po sa inyo. Sa mga kaibigan dito po sa loob ng evacuation center, kanina ho, nung pagdating po namin dito, kukonti pa lang ho ang tao. Pero napapansin ho namin, padami po ng padami habang papalakas po ang buhos ng ulan. Dahil nga po sa pangamba na tumaas po o umapaw yung tubig ng San Juan River. Kaya't nagsisiguro na po yung ilan nating mga kababayan dito na magsilikas na muna. At napansin natin kanina na meron silang mga relief goods na ibinibigay dito. At ngayon po tatanungin natin itong ginang na nandito ngayon sa evacuation center. Mrs., ano po ba ang relief goods na nakuha nyo na so far? Sa ngayon ay nakakuha na kami ng lutong pagkain at sardina sa kaisan laki. Maraming laki me. Noodles o tsaka sardinas. Alam nyo naman ho, yun yung usually binibigay ho sa mga evacuation. Yeah, yun talagang dapat kasi madaling kainin yun eh. Kumusta naman ho kayo dito? Maayos-ayos naman ho. Saan ho ba kayo nakatira? Diyan ho, pagbaba lang nitong alon sa may ilog, tabi ng ilog. Ilang pamilya po ang nandoon? Marami ho eh. Yung iba ho, papunta na rin dito eh. Nandun pa sila sa may bahay nila? Oo. Oh. Ano ho ito? Tuwing may bagyo ho ba, nagsisilikas po kayo dito? Oo. Kailan ho huli kayong napunta rito? Nung nakaram buwan, hindi kami lumikas. Kasi ang tubig hanggang bewang lang. Pwede pa kami umakit sa taas. Ngayon hindi. Kasi yung bubong namin natanggal eh. Pumapasok yung ulan sa loob. Maraming salamat po. Kayo po naman, taga saan po kayo? Balong Bato rin po. Nandito na ho ba buong pamilya? Andun pa ho. Kayo pa nilang umalis? Hindi, tatawagin ko na natin. Sinilip ko lang ho muna dito kung may mga ano rin. Sinilip nyo ho kung okay itong pagkakalagyan nila? Oo. Ngayon ho, anong napansin nyo? Okay naman? Okay naman ho. Salamat po.
So, yan mga kaibigan, ang ilan sa mga evacuees dito po sa loob ng San Juan Elementary School. At ito po naman sa tabi natin na may dala-dala pong bata ang alin na makakausap natin. Mrs., ilang buwan na po yung sanggol ninyo? Isang buwan pa lang po. Isang buwan pa lang ho. Kailan ho kayo umalis dun sa bahay nyo? Nagpunta po rin? Kanina pong mga bandang alas 12, ganyan. Ano? Saan naman ho yung baby nyo? Okay naman po siya. Wala naman ho nararamdamang sakit? Hindi naman ho nag-iiyak? Hindi naman po. Nagtutulog nga po eh. Himbing na himbing po siya sa bagyo. Opo. Marami pong salamat. So, yan po si Mrs., mga kaibigan. Ngayon ho, siguro sa marami ho sa inyo nagtataka kung gaano ho kalakas ang hagupit po ng super typhoon na si Rosing dito po sa bayan ng San Juan. Ipapakita po namin sa inyo ang ilan po sa mga puno ng akasya, mga matatandang puno na po ng akasya na nagsipagbagsakan, kung hindi man po naputol, ay na-uproot o nabunot po. Ayan po, makikita nyo po sa bakuran ng eskwelahan po ito, mga matatandang acacia trees nabunot po, kaya naputol ang mga sanga. Hindi lang po isa yan, sa tansya ko po ay mga tatlo po ang mga puno ng acacia na natumba ho dito sa loob ng San Juan Elementary School. Nara ho pala ito. Meron, maliban po sa acacia, meron pa hong nara? Akasya ho, nara, ipin-ipin, saging sa likod ho. Ano ho ba ito? Orchard ho ito ng eskwela? Opo, opo. Kailan ho bumagsak itong mga punong? Ano, nung bumagsak ho yan, wala ho bang tinamaan? Wala naman po. Yan po yung mga puno ng akasya, nara, mga saging. Ito po yung taniman, pinakamaraming puno sa eskwela namin. Ano pangalan niya? Jerry Likudin po. Salamat po. So ayan mga kaibigan, ang sitwasyon po dito sa bayan ng San Juan, mula po dito sa loob ng San Juan Elementary School, kasama po sina cameraman Ferdy Rosal at Debbie Arzadon. Ako po si Jessica Soho, ang inyong naging saksi. At patuloy pa rin ang operasyon ng land-based rescue team ng Philippine Navy sa Malabon. Mahigit 2,000 pamilya doon ang naapektuhan ni Bagyong Rosing. Ayon kay Commodore Anselmo Kabinga ng Philippine Navy Information Office, gumamit sila ng rubber boats sa evacuation dahil hanggang dibdib ang tubig baha sa Malabon. Saksi rito si Arnold Clavio. Nandito tayo sa loob ng pamalang bayan ng Malabon kung saan ay abalang-abala yung mga tao rito sa pagsasaay sa mga relief goods para sa mga naapektuhang pamilya nito ng Super Typhoon Rosing. Katabi natin si Mayor Amado Boy Vicencio at alamin natin mula sa kanya ang sitwasyon dito sa Malabon. Kamusta ho yung pagkakahampas ho ng bagyong Rosing dito, Mayor? Medyo masasabi nating grabe na rin eh. Kasi sa paglilibot namin kanina, talagang maraming nasalantang mga kabahayan at napakarami naming nasa evacuation center namin. Sa figure po ngayon, ano ba mga naapektong pamilya? Mga ilan na? Ayon sa talaan ng ating DSWD ay 2,840. Pero marami pang dumarating na lumilikas sa ating center. Usually, ano ba yung mga problemang inaabot sa kanilang mga kabahayan? Talaga bang natungkab yung mga bubong? Paano ba? Ay, karamihan natungkab ang bubong dahil sa karamihan dyan nasa tabi ng riverbanks. Ano? So, mga medyo may kahinaan naman talaga mga kabahayan nila. So, yun ang mga naapekto ang mabuti. Okay, baka may panawagan kayo sa ating mga national agency concerned. Mayor, nasa inyo pagkakataon? Unang-una, nagpapasalamat kami sa Marine sa pagpapadala nila dito ng mga teams nila, no? Dalawang 6x saka yung rubber boat. At sa ating mga kasama rito na sumuporta at ika nga, kumare sa ating mga kababayan sa Malabon, huwag muna ho kayong magmadali na bumalik muna sa inyong tahanan hanggang hindi tayo nasa ayos itong bagyo ito. At kami naman ay nakahanda sumuporta at katunayan ay marami pa naman tayong mga standby relief goods dito para may makain ang ating mga kababayan na nasa center ng ating mga eskwelahan. Okay, maraming salamat si Mayor Amado Boy Vicencio. Mula rito sa Malabon, ako naman Arnold Clavio ang iyong naging saksi. Tulay po na nag-uugnay sa Marikina at Quezon City, inilubog naman ng Marikina River.
umapaw po ang Marikina River na naging sanhi po ng paglubog ng 50 metrong tulay. Sumugod kanina doon si Jessica Soho para masaksihan ang kalagayan ng mga tao roon. Narito po ang kanyang report. Mula po dito sa Barangay Tumana sa Concepcion, Marikina, ako po si Jessica Soho. Ang nakikita niyo po ngayon, kanina-kanina lang po ay meron pong tulay dyan na nag-uugnay po ng lugar na ito doon sa La Vista Village, bandang Quezon City. Pero ngayon nga ho ay umapaw ang ilog at nasa ilalim na po ng tubig ang tulay. At katabi po natin ngayon, ito pong isang residente ho dito sa Barangay Tumana. Ano po ang nangyari at nalubog po yung tulay? Noong mga bandang alas 6 pa lang, makita pa yung tulay niyan. Noong mga bandang alas 8, alas 9 na, tumataas na tumataas ang tubig niya. Ano, gano'ng kahaba yung tulay na yan? Siguro mga kuha niya lang yung haba, mga 50 meters lang. Inabutan na ho ng tubig? Oo, oh, inabutan ng tubig. Ngayon lang ho ba nangyari yan, yung inabutan po ng tubig? Yung matagal na yan. Tuwing uulan, laging umaapaw na yan. Kayo po, ang bahay niyo po dito lang sa may pampang, hindi ba kayo natatakot baka tumaas po yung tubig? Kung sa takot, natatakot ako. Nung isang beses nga, inabot yung bahay ko, bahay ko eh. Mahabot, mataas na yan. Pero dito pa rin yung kayo nakatira? Dito kami nakatira. Paano yan? Nakahanda po yung mga gamit niyo? Tanda po ba kayong lumikas anytime? Yung pamilya ko, wala na dyan. Ako na lang nandun yung isa. Nasa na ho yung pamilya niyo? Nandun sa kapatid ko. Gano'n na ho ba kayo katagal nakatira dito sa Tumana? Mag-aapat na taon na ako dito. Kumbaga parte na ho ng buhay niyo yung tuwing babagyo, kinakabakabahan po kayo. Sanay na kami dyan. Marami pong salamat. Mga kaibigan, ngayon nga ho ay may banta na baka magpalabas pa ng tubig sa may La Mesa Dam at yan ay lubhang ikinatatakot ng mga taga rito dahil kapag nangyari yan ay tataas pa ang water level sa Marikina River at posibleng mabaha o matabunan ng tubig ang mga bahay na nandito sa pampang ng Marikina River. Kung inyo pong matatandaan ay noong 1988 o 1987 sa kasagsagan ng bagyong si Unsang ay dito po ang naging sentro ng kalamidad noon dahil ito pong parte na to traditionally lagi pong nababaha at lagi pong umaapaw ang tubig sa Marikina River at ngayon nga ho alam na alam pa rin niya ng mga taga rito na kailangan lagi silang nakahanda nang sa gayon ay mapaglabanan nila anumang sakuna ang dulot nitong si Typhoon, si Super Typhoon Rosing. Mula po dito sa Barangay Tumana, Concepcion, Marikina, ako po si Jessica Soho, ang inyong naging saksi. Hindi naman po naging pabaya ang munisipyo ng Marikina sa pag-aksyon sa ganap na aksidente. Kahapon pa lamang ay naka-alerto na po ang mga rescue team ng munisipyo ng Marikina. Congratulations! At pinalikas na nila ang mga nakatira sa tabi ng maalamat na ilog. Gayunman, matigas pa rin po ang ulo ng ilang mamamayang ayaw iwanan ang kanilang mga bahay sa takot na manakawan. May dagdag na report pa rin po si Jessica Soho. Go. Mula pa rin ho dito sa Barangay Tumana, Concepcion, Marikina. Ako po si Jessica Soho. At kapiling po natin ngayon ang mga miyembro ng rescue group na inorganisa po ng munisipyo ng Marikina para po naman dito sa mga pampang ng Marikina River o yung mga nakatira po dito. At ngayon nga po ay nandito sila, nag-aantabay po sila, nakahandang tumulong kung kinakailangan. At kapiling po natin ngayon ang ilan sa kanila. Magandang tanghali po sa inyo, magandang araw po sa inyo. Ano po ang specific na mission nyo, bakit po kayo pinadala dito? Ang ano namin dito, kaya kami pinadala dito ay para bantayan yung mga tao rito at ilikas namin dali sa mga evacuation center. Ano po ba ang warning ngayon? Meron na ho bang warning na mag-evacuate na po sila? Kahapon pa ho, pinarningan na ho sila para mag-evacuate dahil sa inatabayan yung paglakas ng Bagyo Rosing at saka yung paglaki ng tubig dito sa Tumana. Pero napansin po namin marami pa rin mga tao na nandito pa lang. Kasi ayaw nilang basta lumikas kasi sila mga nagbabantay ng bahay-bahay nila. Ayun. Pero ano po naman ang mga gamit nyo na nandiyan na pwede nyo hong gamitin pagka nagkagipitan po dito? Andiyan yung mga truck namin, lahat ng ano ng munisipyo, dito lahat. Okay. Kayo po naman, taga saan po kayo?
Munisipyo rin ako kami. Kasama sa demolition office. Ilang taon nyo na ho ginagawa itong ganitong klase ng trabaho na tuwing bumabagyo, eh, naka-standby kayo dito para nakahanda na tumulong kung kailangan? Bali, 3 years pa lang ako. 3 years. Marunong ho kayo lumangoy. Hindi nga ho. Paano ho kayo makakapag-rescue niyan? Hindi, nag-ahakot na kami ng mga residente rito, dinadala sa eskwelahan. Kayo po, mama, taga saan po kayo? Taga Parang po ako. Taga Parang. Anong skill niyo naman na magagamit niyo kung sakali pong magkagipitan? Nandiyan po ang mga bus namin. Saka yung mga dump truck. May amphibian su ba yung pwedeng duman pagka may tubig? Pwede yung basta yung matataas na sasakyan. May bangka po? Wala pa kami nakikita bangka rito eh. Okay, maraming salamat. Salpabida ho, meron? Meron din po. Okay, yan po mga kaibigan ang ating panayam sa mga miyembro ng rescue team na inorganisa ng munisipyo ng Marikina. Mula pa rin po dito sa Barangay Tumana, Concepcion, Marikina. Ako po si Jessica Soho, kasama si na cameraman Ferdy Rosal at Debbie Arsadon, ang inyo pong mga naging saksi. Umapaw na po ang San Juan River. Saksi po ang GMA News sa biglaang pagbaha sa ilang kabahayan sa tabi ng San Juan River. Ilan naman sa mga kabataan ang walang takot na nagtampisaw sa tubig baha kanina nang hindi inalantana ang sama ng panahon. Sa Gilmore Avenue po, ilang puno na ang nagsibagsakan dahil sa lakas ng hangin na dala po ni Super-Typhoon Rosing. Napataan naman ang ating TV crew ang pagbagsak ng ilang billboard sa Aurora Boulevard. Bumigay na rin po ang bubunga ng isetan sa Cubao dahil sa lakas ng hanging dala ni Super-Typhoon Rosing kaninang umaga. Sa may tapat ng EDSA Shangri-La rin po, nasaksihan ng GMA News ang mga mamamayan naman na nagsilabasan pa ay halos tangayin na ng malakas na hangin. Dalawa pong street children naman ang nahagingan ng bumabaksak na poste ng kuryente at transformer sa Malate sa lungsod po ng Maynila. Okay. Ano tumama sa'yo? Transformer po. Bakit? Yung kinuha ko po yung bata, yung pagtatakbo po namin, tinangay po kami ng hangin, hindi ko po napigilan yung pagtakbo namin dahil sa lakas nga po ng hangin. Oh. Yung pagsalakas po ng hangin, bigla po kami inapa sa pader na matutulis. Tapos so, yung tumawid po ba po yung inaabal ako ng yero, bigla po yung bumagsak yung transformer. Yung pagkabagsak po ng transformer, nakain ko po yung kuryente sa bunganga. Pinilit ko pong bumanga kasi po ayoko pa pong mamatay eh. Nagmistula naman pong gubat ang karamihan sa pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ito pong inyong makikita ay President Quirino Avenue po ito. Mga bumagsak na punong kahoy naman ang makikita naman natin yan po sa New Manila. Subalit naging mabilis naman po ang pagkilos ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways upang alisin ang mga natumbang puno at hindi na maging sagabal pa sa daloy po ng trapiko. Walang titinag po at walang hihinga sapagkat kami po ay magbabalik. Update sa Pampanga at sa Cainta, Rizal at sa iba pang bahagi ng Metro Manila at Central Luzon. At tanong, kailan magbabalik ang daloy ng kuryente? Makakausap po natin live ang Meralco sa pagpapatuloy ng Bantay Bagyo, sa pagpapatuloy ng ating sama-samang pagiging saksi! Mga kaibigan, ito po ang Bantay Bagyo. Dito po lamang sa GMA, patuloy po ang ating sama-samang pagiging saksi. Kausap po namin ngayon si Dina Lomotan live sa pamamagitan po ng linya ng komunikasyon. Buhat po ito sa Meralco. Dina, ano na ang kalagayan ng kuryente sa siniservisyohan ng Meralco? Magandang gabi sa inyo, Mike and Karen. Sa ngayon ay 20 sirkuito pa lamang ang namin nababalikan ng supply ng kuryente. Kasama dito ay ang sa area ng EDSA. Magmula sa aming Balitawak substation hanggang sa may monumento, kasama rin ibang bahagi ng Grace Park, UE Village at bahagi ng Eborifacio. At yung isa naman ay itong sa may Old Samson Road at Caing Road sa Quezon City, kasama din ang Talayan Village. Ngayon ay
Inaasahan nila na within today ay magkakaroon din ng kuryente sa ibang parte ng Quezon City at Santa Mesa. Huwag lang meron na malaking problema ay marami-raming circuits din na ma-energize oras na ito ay mag-clear. Because right now, ang ginagawa nga namin ay nag-clear kami. So talagang malaki pang porsyento because 100% of our circuits are out. Ito ho ay 548 at yun ho inaasikaso natin ngayon. Nag-clear po tayo at nagpapatrol ng lines para ma-isolate at mabigyan ng supply ng kuryente. Dahil kaninang 5:03 this afternoon ay nakakapagbigay na po sa atin ng power ang NAPCOR. Dahil kanina ho alas 9:45 ng umaga ay nagkaroon po tayo ng system blackout, no? At nagka-naapektuhan din po kasi ang NAPCOR. So sa ngayon po ay unti-unti na ho tayong nagbabalik. Kaya lang ho talaga hong malawak at yun na nga, very extensive. Kaya po ang ating pag-restore ay paunti-unti ho, no? So, makaka-expect pa rin po tayo na within today, meron pa rin po mababalikan ng servisyo ng kuryente and over the next couple of days. Dina, meron bang major breakdown inireport sa inyo ang NAPCOR o wala naman? Meron silang mga transmission lines down at saka mga pole downs, although wala ako nung complete information on that. Ang sa amin ay dito sa aming Meralco franchise area na apektado nga kaninang yung kasagsagan ng bagyo, yung 548 circuits. But since nag-die down na medyo itong ang hangin po, especially ay nakakapag-umpisa na kami, no, ng aming restoration. At the same time, kasi meron ng available power na binibigay sa atin ang NAPCOR. Madina, posible bang masabi natin sa mga mamamayan natin kung kailan talaga magkakaroon ng kuryente yung iba't ibang mga lugar? Is there a way na mapaalam natin? Sapagkat siguro naman alam nyo tulad ng pagkaalam namin dito, mahigit kalahati sa tawag dito sa GMA News and Public Affairs. Ang tanong kailan kami magkakaroon ng kuryente? Anong sagot natin dyan, Dina? Well, alam mo, mahirap magsalita, Mike, kung kailan talaga ma-fully restore, no? But with the extent, no, yung damage ay medyo matatagalan. But we're working on it gradually. Ang sa ngayon ho, naka-focus po ang attention ng Meralco sa pagbabalik po ng mga pagdadaluyan po ng source ng kuryente from the NAPCOR. Dahil, alam mo, doon sa unang na-report sa amin kanina, doon pa lamang sa mga linya na may karga na 115,000 volts na kung saan nagdadaan ang supply ng kuryente ng NAPCOR ay over 97 poles ang bumagsak, halo ng mga broken poles or leaning poles, no? So ito muna ay kailangan atendahan para kumbaga masupplyan niya yung mga substations na magbibigay naman ng supply ng kuryente sa iba't ibang mga lugar. So ngayon ay nagsasagawa na kami. So oras na mayroong naging karagdagan na naaayos ay mababalikan natin ng supply ang iba-ibang mga substation and that goes down the line, no? Wala pa tayong estimate dyan sa Meralco, Dina, kung ilang araw pa o ilang oras pa gugugulin bago ang lahat na ito ay may pasatupad ng Meralco? Oo, mahirap, Mike. Mahirap. No? Oo, mahirap mangyari yun dahil napakalawak, no? So basta kami, we assure our customers we're working 24 hours a day. Our regular force dito ay merong complemented by mga contractors para sa gayon mapabilis itong restoration work. Although alam mo pagdating medyo nahahamper tayo dahil sa delay, no, but still we have our lights and we have our crew working on it 24 hours a day and tomorrow siguro mas matami pa tayong ma-expect na balikan dahil uunahin natin itong mga circuit because ito ang daanan talaga ng supply ng kuryente natin. Maraming salamat, Dina, at good luck sa inyo dyan sa Meralco. Sana sa madaling sa lalong madaling panahon ay makabalik ang ating kuryente. Alam namin na ginagawa nyo lahat ang inyong makakaya. Yes, so thank you very much. We'll keep in touch, ha, Dina? Yes, thank you very much, Mike, at magandang hapon sa inyo ni Karen. Thank you very much, Dina. Mga kaibigan, si Dina Lomotan live buhat po sa Meralco. Wala pong dapat ikabahala ang mga mamamayang posibleng maapektuhan po ng pag-apaw naman ng La Mesa Dam. Ito ang tiniyak ni Froilan Santos ng MWSS Action Center. Ayon po kay Santos, nasa 79.33 meters pa ang level ng La Mesa Dam. Anya, ang kritikal na level ay 80.5 meters. Sakaling umapaw man ang La Mesa Dam, ang maapektuhan ay ang mga residente sa paligid ng Tulyahan River. Narito naman po ang dagdag na ulat mula sa ating kasamang saksi na si Richelle C.
Narito po tayo ngayon sa MWSS sa may UP Balara kung saan patuloy lang minomonitor ang water level ng Lamesa Dam. At kasama po natin ngayon si Ramon Peñaranda ng Assistant Center sa MWSS. Mr. Peñaranda, ano na pong sitwasyon ngayon sa Lamesa Dam? Ang sitwasyon ngayon sa Lamesa Dam ay katulad pa rin kahapon. Nakuha namin ang level from 1 o'clock kahapon. Ano? Ang level niya 79.33 at patuloy na minomonitor to every hour. Ang nakuha natin level ngayon ay 79.33 pa rin as of 2 o'clock this afternoon. Kaya po yung mga nakatira doon sa may baybayin ng Tulyahan River ay walang dapat ikabahala dahil sa ang lugar na yon ay safe pa rin hanggang sa ngayon. Kung hindi po tayo aabuti ng malakas-lakas na ulan, ay hindi po mag-aawas ng tubig ang Lamesa Dam. Ang spill level po nito ay nandito pa sa 80.15. So malayong-malayo pa po tayo sa peligro kaya ang asahan ng ating mga kababayan along Tulyahan River at sa karatiga lugar hanggang po rito sa may Valenzuela ay wala pong peligro na mangyayari. Ang MWSS po ay nakamonitor pa rin sa mga area na yon at nakamonitor po kami sa Lamesa Dam. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Peñaranda. At mula po dito sa MWSS, ito po si Rochelle C., ang inyong naging saksi. At patuloy naman ang pagpapalabas ng tubig sa Angat Dam. Ang water level doon ay 212.22 meters. Mas mababa pa rin po, very good news to, kesa sa critical level na 219. Nanganganib po na lububog ang ilang bayan sa Pampanga na nasa paanan ng Pantabangan at Angat Dam. Sa kasalukuyan ay nakalubog pa sa tubig baha hatid ng bagyong Maming ang mga lugar sa katimugang bahagi ng San Fernando. Nagsasagawa na sa ngayon ng paglikas sa 7 malalaking bayan na maaaring sagasaan ng tubig na nagmumula sa 2 dam. Kabilang sa mga bayang nagsasagawa ng mass evacuation sa ngayon ang mga bayan po ng Santo Tomas, Porac, Samsuan at Guagua. At dahil sa malakas na hanging dala ni Rosing, nagiba ang Municipal Hall ng Cainta Rizal. Naroon ang ating kasamang napakasipag na si Jessica Soho, saksi sa hirap na dinaranas ng mga naninirahan doon. Jessica? At Maika, itong isa evacuation center, no, isang paaralan to na binuksan dahil sa matinding pagbaha dun sa may Cainta Rizal. At nakikita po, natin sa yan. Sa Rocky po kami. Paano ho kayo napilitang umalis? Ano ho ba yung naging kalagay ng lugar nyo? Tinatawag po kami ng kapitan namin kasi mga barangay health worker po kami para makapaghanda po kami kung ano dapat po namin gawin. Ano ho panawagan nyo? Ano ho yung mga pangangailangan nyo dito sa evacuation center? Humingi ho kami ng tulong kay kapitan dahil nagugutom na ho mga bata rito. Ano yung mga partikular na pangangailangan nyo rito? Lang ho, pagkain at damit. Dahil basa na ho mga damit namin eh. Ano ho yung kalagayan ng lugar nyo? Lumaki po yung ilog doon. Tumaas po yung tubig. Yan po ang Cainta Rizal. Ang nakikita nyo ngayon, eh, lubog na sa tubig. Baha ang ilang mga bahay roon, no? Lumikas dito sa lugar nyo kahit na unti-unti na hong tumataas yung tubig dito sa ilog. Binabantayan nyo namin yung bahay. Sino na lang ho ba naiwan ng karamihan ng mga bahay dito? Pero lalaki na lang ho. Yung mga babae ho saka yung mga bata, nasaan na ho? Nasa eskwelahan. Ito ho bang ganito pangkaraniwan na ho dito sa lugar nyo kapag umuulan? Pangkaraniwan na ho. Sir, pakikwento nyo nga ho itong nangyari sa bahay. Sa lakas kasi ng hangin, binubuhat ng hangin yung aming bubungan. Unang-una, ang unang natanggal yung left side portion na tumapon doon sa kaliwa. Ito ho, bubungan ho ito ng bahay nyo na nilipad lang ho dito. Oho. Nako ho, huwag kayong bibitiw. Imbis na tangayin kayo ni Bagyong Rosing, sa amin na lang kayo magpatangay. Saksihan niyo po ang mga balita ukol sa kalagayan ng ating kuryente sa susunod na 12 oras. Ang lipad naman po ng mga eroplano, mga lamang paninda sa mga palengke ngayong umuulan at panibagong update sa pag-asa mula sa paborito niyong si Lin Ching. Dito lang po sa paborito niyong Saksi!
Mga kaibigan, malabo pa rin pong maibalik ang kuryente sa Luzon hanggang bukas. Ayon po kay NAPOCOR President Guido Delgado, bukas pa lamang po makakapagkumpuni ang kanilang mga tauhan. Sa kasalukuyan, hindi lang po Metro Manila, ngunit buong Luzon ay walang kuryente, maliban po sa Ilocos Norte. Sa Mindanao ay tuloy ang kanilang serbisyo, bagaman sa Kabisayaan ay may mga bahaging wala rin pong kuryente. Ito ay sa dahilang hindi pa naaayos ang lahat ng mga sinira ng bagyong si Pepang. Kung si Pepang ay inabot ng 3 araw hanggang 1 linggo ang pagkukumpuni ng NAPOCOR lines, kay Bagyong Rosing naman ay inaasahang mas malaki pa ang perwisyong aabutin. Are able to inspect our transmission lines late this afternoon or early tomorrow morning, we should be able to bring back our power plants on stream as soon, also as soon as the Meralco lines are up in the next day or so. Umaasa naman ang Philippine Airlines na makapagsasagawa ito ng partial operations para sa domestic at international flights ngayong hapon kapag gumanda na ang panahon. Ang mga na-delay namang international flights ay magsisimula ng dumating sa bansa bukas, Nobyembre 4. Simula ngayong gabi, umaasa ang PAL na makakalipad ang mga eroplano nito patungo Metro Manila mula sa Cebu, Bacolod, Iloilo, Cagayan de Oro, Puerto Princesa, Davao, Zamboanga, Tacloban at Dumaguete. Umaasa ang PAL na babalik na sa normal ang operasyon nito bukas. Sa kabila po ng pag-aalboroto ni Rosing, ilang tindahan sa NEPA Q-Mart ang bukas sa araw na ito para pong commercial, ano po? Ayon sa mga tindera, walang gaanong kita ngayon dahil sa lakas ng bagyo. Ngunit kahapon naman ay bawing-bawi sila dahil sa naging panic buying ng ilan sa mga mamimili. At Karen? Balikan naman po natin si Lin Ching mula sa tanggapan ng pag-asa para sa magiging pagkilos ni Bagyong Rosing sa mga susunod na oras. At habang ayusin po natin si Lin Ching mamaya, mga kaibigan, nais po naming paalam sa inyo na ito po ay GMA Bantay Bagyo. Tuloy-tuloy lang po ito sa 41 himpilan ng GMA sa buong bansa. Kasama na po sa mga himpilan namin ng radyo. Of course, pati na sa telebisyon. Tapos na po ang saksi, mga kaibigan. Ngunit patuloy pa rin po ang pagbabantay ng GMA sa pananalanta ng super typhoon na ito na si Rosing. Abangan sa aming 41 himpilan ang mga update sa bagyo, pati na rin po sa himpilan ng radyo, partikular na sa Radyo Bisigbayan DC, Double B. Magbabalik po ang saksi alas 5:45 ng hapon sa Lunes. Meron po kaming special report kung paano namin ginawa ang Bantay Bagyo. At sa Lunes po, siguro naman sisikat na ang araw. Ako po si Mike Enriquez. At ako naman si Karen Davila. Hanggang sa Lunes, bumagyo man o hindi, tandaan ninyo, sama-sama tayong magiging saksi! Simula na ang pinaagang prime time sa telebisyon, narito na ang pinakamalaking serye ng dekada 90, Kadenang Kristal. Ay inihanda.